Batas militar, yung martial law, nakabuti ba o hindi sa Pilipinas? Ay, nakabuti. Ano kaya kung hindi nag-martial, natakot si Marcos? Mm-hmm. At baka, naging mangmang si Marcos. Baka komunista na tayo. Oh. Ay, hindi. Hindi lang siguro komunista. Mm-hmm. Mahirap pa tayong ganyan. Walang gamal ganito dito sa atin. Walang telebisyon. Mm-hmm. Wala yung mga human rights. Wala itong ganitong pag-uulap. Alam mo, kung pag-aralan mo yung komunismo, mm-hmm, that is the dictatorship, the worst kind of dictatorship. Ang Pilipino pasintabi na hindi kulang din talaga sa alaman, mahilig sumakay, mahilig maghusga, hindi alam kung ano sinasabi. Lalo na yung kabataan. Oh, correct. Ang dami po ngayon. Ang daming ganyan. Okay, sabi na, ako kontra Marcos, pero hindi niya alam kung bakit siya kontra kay Marcos. Hindi nga alam kung bakit nawala si Marcos. Hindi kasama doon sa ating HOL1. Hindi siya naisip. Na si Marcos lang, Marcos democratized education in the Philippines, ha? Mm-hmm. He was the one who authorized yung mga state universities na yan na nagpalawak ng edukasyon sa Pilipinas para yung mga anak ng mga mahihirap ay makapag-graduate sa college. Ginawa ni Marcos yan. Mm-hmm. Electrification, sino nagdala dito? Marcos. Irrigation. Sino? Marcos. Transportation. Mga highways, Marcos. LRT. LRT, Marcos. Mm-hmm. Okay. National planning, Marcos. Mm-hmm. Anong ginawa ninyo? Ay, kayo na nagmamarcha dyan. Wala rin. Kung natatanda ninyo, itong problema ng communism sa Pilipinas, mm-hmm, nag-umpisa yan nung panahon nila. Tagal na. Sila Cedillo pa eh. Sila Cedillo pa. Sakdalista pa noon, sila Van Santos. Kontipan, pataon. Pagkatapos, noong buong ayan, noong nangyari sa Russia noong 1917, World War I, di ba? Yes. Noong si Lenin ay umupo na bilang Pangulo ng Russia at itinayo niya ang kauna-unahang Marxist or Communist state dito sa planeta natin. Okay. Ngayon, doon, ang gumaya doon sa gusto nilang itayo na gobyerno sa Pilipinas, yung nangunguna pa kay Abad Santos. Mm-hmm. Pagkatapos si Abad Santos, Jose Abad, Pedro Abad Santos. Kapatid ni Justice Abad Santos. Pagkatapos, mga Lava Brothers, kung natatanda nyo yun, ng Partido Komunismo ng Pilipinas, PKP. Pagkatapos, December 28, 1968, dumating itong si Jose Maria Sison. Ayan, Joma. Na estudya, professor sa UP. UP, correct. Ha? Oh. At binuo niya yung mga kabataang makabayan ng Pilipinas. Mm-hmm. At itinayo niya yung Communist Party of the Philippines. CPP. Oh. At inakit niya si Commander Dante na noon ay kasama si sa ni kasama ni Juan ni Roger Rosal. Commander Sumulong. Yata yun. Mm-hmm. Sa Central Luzon. Okay. Ng PKP. Si Dante. Na siyang magiging head ng army, mm-hmm, ng CPP, ng NPA. Communist Party of the Philippines. Yung NPA. New People's Army. Correct. Doon December of 1968 yan. Wow, tagal na. Ang presidente noon si Marcos. Mm. Yes. Ngayon, ako naman naging Secretary of Defense. Kaya 1970, hinawakan ko na yung problema na yan. Okay. Defense Secretary. Noong 1972, Marcos nakita na niya na maabos may na problema sa Mindanao, may problema sa Luzon, magulo ang bayan, may droga na rin. Mm. Nagdeklara ng martial law. Para nung pong panahon may drugs na rin, illegal. Kaya binaril namin si Limseng. Ayun nga pala, oh nga. Kaya yun doon nag-umpisa yan, lumaki lang. Well, so diyan nag-umpisa yung CPP-NP. Meron na noon, medyo lumalago na noon. Pero ano pong pagkilala niyo kay Joma? Talaga bang lehitimong leader ito? Talaga bang merong makabayang ideology? Ideology. To be fair to him, he believes in what he's doing. Ayun. Is politically and ideologically inclined towards what we call Marxism. Mm-hmm. Ano?
Okay, so ano talaga? Ngayon, nandito na po yan. Lumaki nga sila, may usapan naman. Alam nga ni Marcos na doon. At noon, ito, ilagay natin sa konteksto. Yes. Lumalago ang, yung popular yan ko niyan. CWPA. Hindi, yung ano? Komunismo okay. Sa buong mundo. Mm-hmm. Kaya nandiyan sila Che Guevara, nandiyan sila Fidel Castro, sila Marighella, Fidel Castro. Sila Lenin, sila Trotsky, ang nanguna dyan. Pagkatapos si, yung sa, sa Hanoi, si, anong pangalan? Ang pangalan ng nung dating ano yung sa, dating sa, head ng Russia, ng sa Vietnam, Vietnam. Si Vietnam. Oh. Yung unang naging pangulo ng North Vietnam. Mm-hmm. Indonesia, tinira nila yan. Malaysia, 30 years na linabanan ng British yan sa Malaysia. Yes. Lahat lumago sa Cuba, sa Latin America, sa buong Europa, lumago yan. Nagkaroon na yung ngayon ng Cold War at ang mantra nung araw this is the current of the future. Mm-hmm. Napasama ngayon ang Pilipinas. Tinarget din ng komunismong Pilipinas. Okay. Doon pumasok sila Joma. Mm-hmm. Ngayon nung kasagsagan ng pangyayari na yan, sa Indonesia lang yan eh. Mm-hmm. Kalahating milyon ang namatay ng mga Indonesian, pinatay ng gobyerno ni Suharto, no? Mm-hmm. Ginamitan ni Marcos ng martial law ang Pilipinas para makontrol. Makontrol at malibre. Yes. Ano? Yun. Ang paningin ko, ito ang personal ko na paningin. Mm. Itong mga naging rebelde. Mm. At nagplano sila na maging rebelde. Hindi naman sila overnight lang na, no? Biglang nag-decision. Overnight, nag-picnic para saan. Hindi yun eh. At pinano nila yan. Okay. Ginusto nila yan. Mm. Hinadlangan sila. Tinalo ni Marcos sila. Yun ang hindi nila mapatawan. Okay. Kung hindi, kagaya tayo ng North Korea ngayon eh. Mm-hmm. Ay tingnan mo ang Cuba hanggang ngayon. May problema. Correct. Mahirap ang buhay ng mga Cubano dahil dahil kay Castro. Ganun din ang nangyayari. Nauna pa tayo kaysa sa kay Castro. Mm-hmm. Dahil nag-umpisa ito before the war pa eh. Yes.